kasama natin ngayon, of course, hindi na bago kasi matagal na nating kaibigan, inimbitahan natin uli dahil dun sa kahalagahan ng mga ipaaalala niya ngayon sa ating lahat. Si Superintendent Romeo Rillo, ang Deputy Fire Marshal ng Quezon City Fire District Bureau of Fire Protection. Sir, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi at salamat at naimbitahan kami sa inyong programa. Welcome back dito sa ating munting tahanan, sir. Opo. Okay. Ngayon kanina sa opening ko, meron tayo talagang isang buwan na kung tawagin natin ay Fire Prevention Month at ito ay tuwing March. Opo. May rason kung bakit March yung pinili natin. Opo. Kasi mainit yung panahon at together with the other incendiaries, mas madaling magkasunog. Opo. Pero hindi lang panahon ng Marso nagkakasunog. It's all throughout the year. Tama, sa lahat ng panahon, kahit rainy season, kahit taglamig, nagkakasunog nung yun. Merong kasabihan dati, di ba, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nanakawan ka, kahit pa parang may natitira, pag nasunugan ka... Totally burn, no? Talaga. Yung lahat, wala na matutuluyan. Right. Okay. Now, simulan natin muna Bureau of Fire Protection. Doon sa naging video package kanina, ay nakita natin kung paano nagbago at umunlad at lumaki ang sakop at pananagutan ng Bureau of Fire Protection. Opo. Okay. Dati, alam lang natin, pag may sunog, tawag bumbero, may sisirena, eto na. Pero ngayon, hindi ganito kasimple trabaho. Malawak na. Malawak na, okay. Kasama na ang land transportation vehicles and equipment. Opo. Okay. Kasama rin ang ships and vessels na nakadaong. Opo. Okay. Petroleum industry installations. Opo. Basta lahat ng establishment, either private and public, nasasakupan na ng fire na kailangan ma-implement yung fire safety. Eh ito, plane crashes kasama din pala. Oh, mag-respond din tayo dyan in case of fire. Kaya di ba pagka merong lalanding, isa sa SOP dyan, laging nakatindi. May standby fire truck doon sa lalandingan. Doon sa lalandingan, okay. Kahit wala namang trouble. Oo, SOP po yun. SOP yun. Kasi nga highly flammable dyan yung fuel niyan. Yung jet fuel. Nag-explode yun. Kaya kailangan may firefighting unit na ka-standby. Okay. At kasama rin kayo sa pag-iimbestiga ng mga kaso ng arson. Ah, tama. All intentional fire. Okay. Can you define arson for us, sir? Malicious burning of property. Okay. Ang intention ng nanunog talagang pinsalain. Okay. Pero very difficult to establish yan. Maraming mga requisite elements na dapat i-considered. Right. And speaking of requisite elements, yung investigation na tinutukoy natin dito, that's why meron kayo mga eksperto. Patuloy ang schooling ninyo kasi ito ay fact-finding at saka pag-establish ng evidence. Opo, saka ang BFA talaga niya nang obligado mag-imbestiga tungkol sa fire. Okay. Balikan natin, sir, yung statement mo na ang sunog ay kahit rainy season, merong sunog. Tama, Dito sa Pilipinas, being a tropical country, conducive talaga sa fire, no? Lalo na kapag mainit ang panahon. Opo. Pero kapag may ulan, ano usually ang nagiging cause ng fire? Alam mo, during rainy season, ang cause ng fire, ang kuryente, no? Kasi marami tayong, maraming mga, lalo na sa informal settler, maraming jumper dyan, no? Right. During rainy season, alam natin ang water, good conductor, ano? Nagsushort yan, Kaya during rainy season, nag-respond yung firefighting units. Ang involved sa fire, electrical fire. Kasi nga, faulty yung electrical installation. Huwag naman magtatampo yung nasa informal settler. Mm-hmm. Diyan ang common na dahilan ng mga sunog. Mm-hmm. Pag hindi naagapan, mag-i-spread yan. Pag hindi na itawag sa amin ng mas mabilis. Right. Siyempa naman sa mga area katulad yan, sa mga informal settlers, napakahirap pasukin ng mga sundalo. Sundalo ng mga narrow street natin. Yes. Maliit yung kalsada, mababa pati kawad ng kuryente. Siyempre, nag-iingat din yung bumbero natin na hindi basta magpe-penetrate. Makukuryente naman sila Kaya yan, pinapanawagan ko sa informal settler, itaas ninyo naman yung kawad ng kuryente. Mm-hmm. Tapos minsan parang spaghetti na, sir, no? Oo, talagang faulty. Violation talaga sa electrical code. Mm-hmm. Tapos maliit na ngayong kalsada, both side, pinaparadahan pa. Kaya marami obstruction. Okay.